tapusin na natin itong ano, pangatlong araw ng topic na to. Isaiah 6:3. And one called to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Once again, and one called to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Pagpalain ko ito ng dakilang Diyos. Pagkabasa, and sa 3 days natin itong tinalakay, ano, ay mayroong siya nawa na binago sa atin. No? Amen at amen. Ang ating pong focus, ano, ay ating title, Beholding God's Glory. Again, ay we do this many ways. No? Paano natin naranasan po yung glory ng Lord? Paano natin nakikita, ano, dadama, patid, and when we worship, no? When, yung kapag kadugtong po ito nung isang ating pinagbulay-ulayan, itong nakaraan, itong batas na to. So lahat ng ito, kapatid, ay nag-a-assure ng presence ng God. Ano, itong nasa pinag-aralan natin, ito pagsamba, no, pag-awit, no, yung pagsasama-sama natin, ano, nag-a-assure po yan ng presence ng Lord. Ano, yung, kaya yung gawain tuwing Linggo, tuwing Miyerkules, ang yung pagkakasama tayo. Ito ngayon, tayo ay though online tayo, no, ay pagkakasama tayo. So ito po ay nag-a-assur ng presence ng God. Sabi po niya, saan man may dalawa tatlo nagkakatipon ay sa kanyang pangalan na dudong siya sa kanilang kalagitnaan. So offering, sacrifices, ano, motion, devotion, passion, commitment, focus, action, creativity, fire, direction, time, excellence, no? Actually, meron pa itong dulo, extravagance. Yan po ay nagka-assure ng presence ng Diyos sa atin. Ano, sa Psalms 100, ano, sabi doon, pumapasok tayo sa court ng God with thanksgiving, worship and thanksgiving in our hearts. Ano, ay nagbubukas din ng pinto ng presensya ng glory ng ating Panginoon when we do that. So, yun po. And when we are there, kapag tayo po ay nandoon na sa presensya ng Diyos, we behold His glory. No? Sabi po ni Paul, ano, sa Corinthians, sabi niya, kasi daw ay araw-araw ay minamasdan niya, nasasalamin niya ang kanyang sarili sa glory ng God. Ano? Every time na he approaches Him, he worships Him, nasasalamin daw niya ang kanyang sarili sa glory ng Panginoong Diyos, and he is being transformed into the likeness ng glory ng Panginoon. So, nabago siya. So, ganun din tayo dapat. No? So, ilang mga pagbabago na yun, ay ito po, ano, dito sa karanasan po nila Isaiah, humility and wretchedness is realized. No? Realize natin yung gaano tayo ba pinagbala, ano, na tinatanggap po tayo sa presensya ng Diyos, though unworthy. No? Tapos, a vision is revealed. Ano, nahayag sa atin yung mga iniisip ng Diyos, plano ng Diyos. Pag sinabing vision, ano, ay plano ng Diyos. Anong desire niya? Sino ba pupunta para sa amin? Sino ba hahayo para sa amin? No? So, alam pa ni Isaiah yun. Suddenly, nung nandoon sa presensya ng Diyos, no, ay eto na, nananawagan ng Diyos. Ang alam ni Isaiah, yung hindi alam ni Isaiah, ano, is that there was no one that God was able to send. No? And so sabi ni Isaiah, andito po ako, Panginoong Diyos, send me. So suddenly, pag alis ni Isaiah doon sa presence ng God, may dala-dala na siya. Ano? Meron na siyang pasan-pasan na pangitain ng Diyos ng pinagagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. So ganun din sa atin, kapatid. No? Every time na nasa paanan tayo ng Panginoong Diyos, there has to be something, ano, na sinasabi sa atin ng Panginoon. No? Parang nung Miyerkules, ano, si Kim, sabi ni Kim ay na naghihinip siya sa presence ng Lord, ano, and then may pinagagawa, hindi niya maintindihan, hindi malinaw sa kanya kung ano pinagagawa sa kanya ng Lord, no? So alam na natin tayo, no, kung every time na dumudulog tayo sa Diyos, ano, isa sa unang pinagagawa, unless may particular na pinagagawa sa atin ng Diyos, ano,
ito yung mayo kayo to. Magsalita kayo. Ano? Paalala ninyo, pangaral ninyo ang aking salita. Sa Ezekiel, ano? Sabi ko, pinag-aralan natin sa Ezekiel. Pag sinabi ko sa isang taong masama na siya'y mapapahamak at hindi mo to sinabi sa kanya, pananagutin kita, sabi ng Panginoon Diyos. Ano? Ano? Pangatlo, ano nga pati, ito na yung ating di pa natin talakay. Real worship is understood. Ano? Real worship is understood. Ang tuong pagsamba, naiintindihan natin. Kapag nasa paanan ka ng Panginoong Diyos, suddenly makikita mo, no? Kasi part ng humility, no? Si Isaiah, part ng humbling sa presensya ng Diyos, marirealize mo na yung ginagawa mo ay so ano pa, ang sobrang fall short pa sa what is due sa Diyos, sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Now, sabi po nung verse 3, holy, holy, holy is the Lord of hosts. No, yung ulitin ng tatlong beses, ano yung habang nakamasinsa, tinitingnan niya, ganun pala ka glorious ang Diyos, ganun pala ka holy ang Diyos, na yung aking inaakala na reverence, yung aking inaakala na pagka-amaze, pagka-please sa kanya, no, na pagsamba sa kanya, ay napakaliit pala kung ikukumpara sa kung what he really is worth. No, pati. Ano? Marirealize natin, kapatid, na when we worship, when we worship ang Diyos, He deserves the best. Marirealize natin ano, na anuman ang ginagawa natin, pinaka-best na, yung pinaka-best na ginagawa natin, ano, na paglilingkod, kasi yung paglilingkod ay pagsamba sa Diyos. Ano? Yung paghahandog, pagkakaloob ay pagsamba sa Diyos. No? Na kahit na yun na yung pinaka-best. No? Salamat na lamang sa Diyos na biyayang tinatanggap niya. Kung tutuusin, ano, ay hindi worthy, hindi karapat-dapat, no, tatanggapin ang anumang nihahandog natin sa Diyos. Especially, ano, done, ano, half-heartedly, done hurriedly, no? Done, ano, hindi man halos pinag-iisipan yung ginagawa para sa Panginoong Diyos. So, pagka nasa harapan na tayo ng Diyos, marirelease natin, Lord, sorry po, Panginoon. Salamat na lamang, O Diyos, na tinatanggap po ninyo, Panginoon. Now, kapatid, pag nakukontento tayo sa ginagawa natin ngayon sa Diyos, ano, at parang proud na proud pa tayo na alam natin na gagawa natin para sa Kanya, no? Parang nung Miyerkules, na sabi ko, Miyerkules ay pinag-aralan natin yung mga nandoon ng Miyerkules, ano, yung unguarded heart, no? Ang isa sa problema sa unguarded heart, ano, nag-set tayo ng meron ang unguarded heart, meron siyang mga self-defined na ano, standard, no? Spiritual standard. Pwede malagay natin yung spiritual standard na akala natin lahat ng mga ginagawa natin napaka-pleasing na sa Diyos. Akala natin mga ginagawa natin napaka acceptable na sa Diyos, glorifying na, no? Pero pagka pumasok ka na dun sa presensya ng Diyos at nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos, pag-realize mo, kahit yung best na ino-offer natin sa Panginoon, no? Pag kinumpara na doon sa kanyang glory, sa kanyang worth, no? Marirealize natin na salamat na lamang, Panginoon, at tinatanggap mo po kahit po maliit na maliit na maliit na bagay na ginagawa namin, ma. No? Ay, pada? So, anong ibig sabihin nun, kapatid? Ibig sabihin nun, kapag kasasamba tayo, kapag ka tayo po ay may gagawin para sa Diyos, no? It must always be with our best effort. Ano? It must always be with our best preparation, ano? Sanctification, personal sanctification, paano natin nihanda ang ating sarili, no? Nililinis ang ating sarili, pinalilinis sa Panginoong Diyos ang ating sarili, binibigyan natin sa Kanya. Ano? Kung talento yan, kung ano man yan, ano? Paglilingkod, binibigyan sa Panginoong Diyos. Alam natin na yun is act of worship sa Panginoong Diyos. Act of appreciation ng glory ng God, ng goodness ng God, no, ng faithfulness ng Diyos
And then, dapat ginagawa natin yun with our best. At kahit na best pa yun, pag nahayag na yung presensya ng Diyos na doon na tayo sa pangalan ng Panginoon, lalo lang tayong nagiging grateful na kasi tinatanggap niya kahit na alam natin ano, na ang glory ng Panginoong Diyos napaka-glorious ay fall short pa rin yung anong mangyaalay natin. Salamat na lamang na dahil sa Panginoong Sus, He's so pleased of anything na ginagawa natin. And mga patid, that is real worship. No? Real worship ay acknowledging, real worship ay acknowledging ng real worth ng ating Panginoong Diyos. Real worship is appreciation of real worth ng ating Panginoong Diyos. Real worship is responding to the real worth ng ating Diyos. Kung ano yung appropriate na response sa worth ng ating Diyos, that's what we do. Kaya ganun na lamang natin pinaghahandaan, ganun na lamang natin irerespeto, ginagalang kasi alam natin kung ano ang worth ng Diyos. Na-realize natin kung ano ang worth ng Diyos. No? Sabi po sa verse 3, sabi po nung mga anghel na, pati si Isaiah, nakita din ni Isaiah, ito yung mga anghel na, kapatid, mga glorious na rin sila, glorified na rin sila, pero makita nila ang Diyos, sabi nung mga anghel, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Sabi ka naman. But then, kapatid, amen. Dapat po nag-grow tayo. Ano? So, paano natin? Kasi habang nakikilala natin ang Diyos, every time po na lumalapit tayo sa Diyos, ay natatagdagan yung nakikilala natin sa Panginoong Diyos. Kung sino siya, anong word niya. Ano? So, yung pagsamba na nakikita ng Diyos sa atin, appreciation natin ng kanyang goodness, ay nadadagdagan din dapat. Ano? Nababago din dapat. Nag-progress din dapat. No? Yung commitment natin nagpo-progress dapat. No, yung devotion natin, yung passion natin nagpo-progress dapat. Ano kasi? Nadadagdagan habang patuloy tayo na nakikipag-nig sa Diyos, umuupo sa paanan niya, we know him more of himself is revealed sa atin. Mas lalong lumalaki yung ano natin, yung reverence natin, no? Yung respect natin sa Panginoong Diyos habang nakikilala natin siya. Ganun ba yun, mga kapatid? Mas nagiging faithful tayo. Mas nagiging disiplinado tayo. Mas nagiging masunurin tayo kasi nadadagdagan yung pagkaunawa natin how glorious God is, no? How awesome He is, no? How wonderful He is, how worthy He is ng pagsunod natin, no? Unless, no, na para daw tayong nanalamin, no, nakita natin yung unworthiness natin, tumalikod tayo, nakalimutan na natin. Ganon tayong Kristiyano. Pero kung matino tayong Kristiyano, no, malago tayo, nadadagdagan. Every time, muupo tayo sa paanan ng Panginoong Diyos, nababago tayo. Ganon tayo dapat. But, no, walang nagpapasakit ng damdamin ng Diyos, no, na higit sa mga anak niya, napaka-stubborn, no? Napaka-tigas ng puso, napaka-tigas ng ulo. No? Then, pang-apat, ano kapatid? When we behold the glory of God, sanctification is received. No? Ito pa, ano kapatid? Kapag tayo po ay tumalapit sa Diyos at nararanasan natin ang presensya ng Diyos, na hindi po pwedeng hindi po tayo malinis. Hindi po tayo linisin niya, ano. Pag may nakita siyang karumihan sa atin, ano, dadaitihan niya ng naglababagang huling yung ating mga bibig at lilinisin tayo. Ano yung si Isaiah, ano, sa verse 6 hanggang 7, sabi dito. Then one of the seraphim, kasi nakita ni ano ni sa verse 5, nakita ni Isaiah yung kanyang sarili, sabi ni Isaiah, and I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts, sabi ni Isaiah. And then ang ginawa po, without
Isaiah asking for it. Anak, mabutin, pakinggan ito mabuti ha. Kapag tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos, ngayong oras na ito, nandito tayo sa paanan ng Panginoong Diyos. Without Isaiah asking for it, without us maybe asking for it, ano? God commanded his angels, ano yung ginawa ng anghel, ano? Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Now, ang susi lang, kapatid, ang susi, ano, ay kinilala ni Isaiah how woeful he was. Ano, kinilala ni Isaiah, nakita ni Isaiah how unworthy he was. No, how unclean he was. How unclean of lips he had. He has. Ano, kapatid? So nakita ito ni Isaiah. So nung nakita ito ni Isaiah, without him asking, actually yung pagsabi niya, who is me? Ay paghingi na ng saklolo sa Diyos. At ang Diyos naman, ano, ay agad siyang sinakloloan, nilinis siya. So ito, kapatid. Pag nabibehold natin ang glory, marirealize natin yung ating unworthiness, marirealize natin yung karumihan natin, ano, ang Diyos naman, ano, ay hindi yan papayag, ano, na aalis ka, tatalikod ka sa Kanya, basta't marinig niya, makita niya, na ikaw ay hiyang-hiya at na, nagsisisi, ano, doon sa nakita mong kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Yung oras na to, halimbawa, ano, nakita natin ng Panginoon, how glorious He is, no? And then, puso natin, Lord, ba't ako nandito, Panginoon? Hindi ko karapat-dapat na nandito. Nakita ng Panginoon, ano, naranasan natin yan. Nahiya tayo, ano, yung pagsamba, Panginoon, na binibigay ko sa iyo, is so unworthy, oh God. Lord, I am unclean, ano, nakita yan ng Diyos sa atin. God sanctifies us. Nililinis tayo ng Panginoon. Amen, kapatid. So isa sa biyaya, ano kapatid, nang makita natin ng Panginoon, maranasan natin ang presensya ng Diyos, ay ipinapaalalahan natin tayo ng ating pagiging unworthy, ng ating karumihan, and then lalabas sa bibig natin yung pagkapahiya, pagsisisi, no? Hangad na tumalikod sa pagkakasala at ang ating Panginoong Diyos hindi yan ipagdadamot sa atin pagpapatawad, no? Sabi sa 1 John 1:9, no, i-confess lang natin. Kinakailangan lang i-confess, huwag itago, huwag matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos, no. And God will sanctify us. Amen. And then panghuli, kapatid. Verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Panglima, passion, divine passion is birthed. Ang ginagawa ng Diyos ay nagpapabukal po siya ng passion, divine passion dito sa ating puso. E kung si Isaiah, ano, lumapit ito, dito lumapit, ano kung di siya nilapitan ng Diyos eh. Kung si Isaiah, and noong nilapitan siya ng Diyos, iba mga plano niya sa buhay, ano, paano magkaroon ng magandang buhay, paano niya mabibigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak, kanyang pamilya, paano niya paano siya makakapag-accumulate ng wealth, ano, para ma-secure niya ang future ng kanyang family, dinilapitan ng Diyos, no? Pag alis niya doon sa presensya ng Diyos, iba na ang sinasabi ni Isaiah. Sabi ng asawa, ano nangyari? No. Ano nangyari sa iyo? No. Iba plano mo nung una, ah. Anong nangyari? Iba na ang sinasabi ni Isaiah. Ano, ako ay binigyan ako ng Diyos ng mission. Ito ang gagawin ko sa buong buhay ko. Ipangangaral ko ang kanyang salita. Ano, subukan ko na akayin sa paanan niya ang lahat ng tao, ano, na makilala siya, maranasan ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas. Biglang yung passion niya for the world, ano, yung passion niya para sa mundo, yung passion niya para sa kanyang sarili, no, ang passion niya para sa kanyang pamilya, passion niya na iba sa passion ng Diyos, ano, ay in-override yun noong passion niya ngayon para sa Panginoong Diyos. No?
paglayo ng presensya ng Diyos ang nasa isipan na ni Isaiah, ngayon ang tanging hangarin ko, makilala ko ng lubos ang aking Diyos at maipakilala ko naman sila. Mapakilala ko naman sa mga tao. Ano dapat? Alam niyo kung bakit? Ano sa Genesis, ano? Si Eva, nung tinempt ni Satanas, binaligtad lang yung passion. No? Ngayon, napaka-passionate ninyo sa Diyos. Pag kayo, kumain kayo ng prutas noon, magiging passionate kayo para sa inyong sarili. You will be your own God. Bigyan ni Satanas. At hindi ko nakapagtataka na kahit tayo ngayon Kristiyano, ang pangapasyon pa rin natin, no? Napakalaki pa rin ang inoccupy at nasa pangunahin pa rin yung passion natin para sa ating sarili. Passion para dito sa mundo na ito. Yan po. So I pray na habang nahayag sa atin ng Diyos, habang nakikilala natin ang Diyos, pinabago naman niya itong mga effect na ito ng kanyang glory as we behold His glory, siya nating nararanasan sa buhay natin. Ano? Tayo po ay manalangin.